Alright, shoutout po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At may bagong pasaring itong si Atty.Vic Rodriguez. Alam po natin si Atty.Vic Rodriguez ay isang loyalistang PBBM. Ito mga kababayan po natin, kaso nasira lang umano dahil kay Madam First Lady mga kababayan po natin. Dahil nakaaway niya umano itong si Madam First Lady at ang sinasabi pa na yung mga inappoint niya umano ay ayaw ni Madam First Lady. Ang gusto naman ni Madam First Lady ay yung hindi niya naman inappoint. Kasi hindi naman umano karapat-dapat para sa ina-apply ang posisyon. Oh. So yun ang dahilan kung bakit tinanggal umano itong si Atty. Vic Rodriguez bilang executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nilinaw niya noon pa man na hindi umano dahilan itong sugar fiasco order number 3 or number 4 sa pagkatanggal niya dito sa bilang executive secretary ng ating Pangulo. Sa kanyang pasaring mga kababayan po natin, magsilbing babala ito sa mga kasalukuyang tiwali sa pamahalaan. Kami ay matyagang nagmamasid, aabutin rin kayo ng mahabang kamay ng ating batas. Ngayong araw ay isang dating mataas na opisyal ng gobyerno ang nahatulan ng pagkabilanggo dahil sa korupsyon. Huwag salaulain ang pinaghirapan naming 31 million na umasa at nagtiwala. Kami ay nagbabantay. So yung pasaring na ito mga kababayan po natin ni Atty. Vic Rodriguez ay kaugnay po dito sa ex-Pagcor Chief Genuino na nakatulan ng Graft for misusing funds mga kababayan po natin. So ito yun ha mga kababayan po natin. Ang sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, ex-Pagcor Chief Genuino funds guilty of graft over 37 million funds for swimmer. So ibig sabihin, ang nangyari dito mga kababayan po natin, ang sabi dito ng ABS-CBN News, former Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairperson Efraim Genuino was found guilty beyond reasonable doubt by Sandiganbayan 3rd Division on Friday morning of one court of graft involving 37 million in funds for swimmers in the 2012 Olympics. The court said Genuino and Francisco, so si Francisco, ano ba si Francisco? Mamaya, ay si Francisco ay siguro partner niya, no? Gave unwarranted benefits to the Philippine Amateur Swimming Association. To repeat, no other sports association was granted their benefit and the said accused miserably failed to present any valid justification as to why the PSC bypassed the unusual procedure and PBOR of PASA or ang sinasabi nilang Philippine Amateur Swimming Association. The court said and the decision pinned by the division chairperson and presiding justice Amparo Kabutahe Tang with the concurrence of Associate Justices Bernalito Fernandez and Ronald Moreno. Basahin na lang po natin ito mga kababayan po natin. Na in open court, Genuino lawyer said they would avail all possible remedies. So yun nga mga kababayan, no? Kasi itong si Genuino, Francisco and Ramirez were sentenced in imprisonment of 6 to 10 years each as well as perpetual disqualification from holding public office. So hindi na po sila makapagtrabaho sa kahit anumang opisina ng gobyerno at makukulong sila ng 6 to 10 years. 6 to 10 years yung hatol na ibinigay sa kanila mga kababayan po natin. So tama lang. At least may nananagot, ito na ang sinasabi na gumugulong naman ang hustisya sa ating bansa. Medyo matagal lang kasi 2012, almost 11 years din yun mga kababayan natin bago sila nahatulan ng Sandiganbayan. At ang sinasabi pa kasi dyan na umanoy itong pera ay ginamit din sa parang swimming training facility. Tapos yung training facility na yon ay pagmamayari din ng
Pamilya Genuino. Ayan, yang nahatulan ng graft for misusing funds, mga kababayan po natin. Bakit nga ba ang sinasabi dito ni Atty. Vic Rodriguez ay magsilbing babala ito sa mga kasalukuyang tiwalay sa pamahalaan? Kaya sa totoo lang, alam ni Atty. Vic Rodriguez na marami talagang tiwalay ngayon sa ating gobyerno. Ah? Isa na nga dito yung dinadawit itong si Madam FL, ah? At ang kanyang mga pamilya, ang kanyang business partner, mga kababayan po natin, at itong questionable na nanalo din na napakarami. Ilan yun? Ilan yung winner nakaraan sa PCSO? Ayaw kong magbanggit ng numbers kasi nakalimutan ko eh. Basta napakaraming nanalo sa isang bagsak lang na questionable. Una nang sinabi ni Coco Pimentel na paimbestigahan sa Senado, eh bakit hindi pa inimbestigahan? Ibig sabihin, may nag-back up na hindi ito tuloy ang pag-imbestiga. So malaking pera din 'yon. Malay natin kung talagang may problema doon. Hindi po natin sinasabi na sure, malay natin. So ngayon, marami pang nangyayaring anomalya itong bago lang itong pag-import ng 440,000 metric tons ng sugar na dumating na sa bansa noong February 9. Pero na-release lang, ngayon-ngayon lang na-release yung documents. So, paano nangyari na dumating na sa Pilipinas ang cargo o itong asukal, pero wala pang proper na dokumento, mga kababayan po natin, na ngayon ay gusto pa imbestigahan ni Hontiveros sa Senado, o nag-file na sa ng resolution para paimbestigahan naman o itong bago na namang sugar piasko na kung saan dati ay talagang mainit na ginisa itong si Atty. Vic Rodriguez sa usapang sugar piasko, mga kababayan po natin. So sana itong sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez ay mananagot din ano itong nasa gobyerno nating tiwalay, mga kababayan po natin. Kasi itong si Atty. Vic Rodriguez, alam po natin, biktima rin ito eh. Biktima rin ito ng sinasabi nating palakasan system. So titingnan po natin at tayo po ay mag-aabang na lang. Maraming salamat.